Coach CJ Brudon, patalo kontra Bullets, ang mga bagay na napansin ng marami sa estilo ng Adelaide head coach. At kahit dismayado sa talo kontra Bullets, yan ang ating mga pag-uusapan para sa video natin na ito. Adelaide versus Brisbane Bullets. Siguro ay napanood naman nating lahat ang mainit na laban na ito kontra sa kampo ng ating pambato na si Kai Soto at sa kampo ng tallest Asian player sa NBL na si Liu Chuangseng at ang young NBA prospect na si Tom Digbu. Maliban sa malakas ang performance ni Kai this game ay nagpainit pa sa laban na ito ay ang mumuntikang pagkapanalo na sana ng Adelaide. First half ay naging maganda ang palitan ng puntos. Lumamang man ang Bullets ay agad naman itong nadidikitan ng Adelaide. At third frame dito na nagkaroon ng run ng Bullets upang matambakan ng Sixers. Ngunit sa pagpasok ng last quarter ng game ay napalit na ng Sixers ang kalamangan. Malaking bagay nga dito ang opensa ng ating kababayan. Ngunit matapos ang advantage na naibigay ni Kai sa huling segundo ng laro ay nilabas bigla ito ni Coach CJ. So yun nga, tila nawala na sa kamada ang Adelaide at nakapuntos ang kalaban. Matapos ang run ay bigla na namang pinasok ni Coach CJ si Kai. Ngunit tila huli na at kapos na sa minuto ang Adelaide upang makahabol. Dahil sa play na yan ay malaking katanungan ngayon sa mundo ng social media ang estilo at coaching strategy ni Coach CJ Brudon. Kung nasubaybayan nyo ang mga naging laban ng Adelaide, ay palaging kinakapos sa dulo ang kupunan ng ating pambato. Syempre, numero unong mapapansin dito ay ang strategy play ng coach. Ngunit natataon lang ba sa tuwing may chance sa panalo ang Adelaide at may malaking maitutulong sana si Kai, ay inilalabas niya ito? Nga pala, former team ni Coach CJ Brudon ng Brisbane Bullets mula noong player pa ito hanggang magretiro at maging parte ng coaching staff. Kung inyong napanood ay tila na dismaya din ang ating pambato sa naging desisyon ni Coach CJ na ilabas ito sa game bigla. Siguro ay naramdaman ni Kai na tila maliit ang tiwala ni coach sa ating pambato. Try to imagine one ball possession ang lamang ng Bullets. Kapag nagkataon na mintis yun ay tiyak na tatrabaho na si Kai sa rebound. Lalo na't na-fouled out na ang tallest player ng Bullets na si Big Lou. Kaya't sayang, dahil dito ay marami na namang fans online ang tila dismayado din kay coach CJ Brudon. Anyway, move on na tayo at bawi na lang sa mga natitirang games ng Sixers this season. At continue lang ang very good performance para sa ating kababayan na si Kai Soto.